up guys? Messman TV nagbabalik. Usapang laundry po tayo ngayon. So today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano maglaba ng linen ang isang messman dito sa barko. Isa po ito sa trabaho ng isang messman ang paglalaba ng linen at towel ng mga opisyal. Pero bago ang lahat, bago ko ipapakita kung ano-ano yung mga machine na ginagamit namin dito sa barko, kung bago lang kayo dito sa channel ko, please don't forget to subscribe my channel, Messman TV. Then click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video na gagawin ko. So ngayong araw, sakto, nagpalit ako ng linen ng isang opisyal dito sa barko. So ito guys, bali ang gagawin ko, papakita ko muna sa inyo kung paano gumamit ng machine na panglaba dito sa barko. So tara! So yan guys, yan yung mga machine dito sa officer's laundry dito sa barko namin. So bale, itong isang machine ay para sa personal clothes lang. Wash machine po ito. Tapos itong isa, dryer naman, para sa personal clothes din. Tapos itong machine na isa, pang boiler suit lang, means pang trabaho, working clothes. Tapos meron din isa dito, pang working clothes ulit, boiler suit. Tapos merong basurahan dito. Dito naman sa gilid, nakalagay yung sabon na gagamitin pang laba. Ako din po yung nagre-refill dyan, kaya chine-check ko lagi kung paubos na o hindi pa. Kung napapansin nyo guys, may pintuan dito. Ito yung tinatawag naming drying room. Meron kasing mga opisyal na ayaw i-dryer sa machine yung mga damit nila at linen, kaya dito nila nilalagay. Sampayan guys. Yan. So guys, ito. Lalaban na natin. Isasalang na natin sa machine. Yung wash machine, bago nyo isalang yung linen, i-double check nyo muna kung may laman yung machine sa loob. Kasi minsan, nakakalimutan pa ng mga opisyal tanggalin yung mga damit nila. Iniiwan muna nila. So wala pa, kaya isalang na natin. Yan. Tapos, titignan nyo lang kung ilang oras, depende sa inyo kung ilang oras yung gusto nyong pag-wash sa linen. Yan, mostly ang ginagamit ko isang oras. So yan, nakalock na siya ng maayos, bali lalagyan lang natin ng sabon to. Yan, meron ng sabon. Dito po sa gitna, pwede nyo lagyan ng laundry softener o yung tinatawag nating downy, pampabango. Pero mostly ayaw ng mga opisyal yung mga mababango. Gusto lang nila yung normal na amoy ng sabon. So yan. So bali ang gagawin lang natin, start lang natin yan. Yan, okay na. Nagra-run na siya. So guys, kung napapansin nyo, linen line yung nilabhan ko. Walang kasamang towel kasi may personal na towel yung opisyal na pinagpalitan ko. Kaya gusto niya, siya din yung maglaba ng personal niyang towel. Kung in case man po na may kasamang towel yung lalabhan yung linen, unahin nyo pong isalang sa machine yung towel. Huwag nyo pong pagsabay-sabayin kasi hindi masyadong naugasan ng mabuti. Kaya unahin yung towel o yung linen. Ang duty ako ngayon, bali, babalikan ko na lang after 1 hour itong nilalabhan ko. Bababa muna ako sa gali para makatulong sa mga gawain dun sa baba, kay Mayor. Para mas mapabilis yung mga gawain sa gali. So, mamaya, babalikan ko na lang yan. A few moments later. Yan, kung napapansin nyo, tapos na yung nilalabhan ko. Ito, tapos na. Ita-dryer na natin. Mostly guys, ang ginagawa ko dito sa duvet cover, hindi ko siya dinadryer dito sa machine.
nilalagay ko siya sa drying room. Para pag natuyo, hindi ko na pla-planchahin. Bali, ang gagawin ko dito sa bedsheet at pillowcase, lalagay ko na lang siya dyan sa dryer. Kahit gusot-gusot po itong bedsheet, mababatak din paglagay nyo sa mattress. So yan guys, tansyahin nyo lang kung ilang oras bago matuyo. Mostly, pag nagda-dryer ako, total manipis naman yung bedsheet saka pillowcase, mga 40 minutes lang, tuyo na yan. Yan, start lang, tas ikot na. Na-dryer ko na yung mga linen. Bali, ang gagawin ko, bababa ako ulit sa lali para tulong kay Mayor sa mga gawaing kusina. Bali, tatansyahin ko na lang kung anong oras matatapos tong lalaban ko para aayusin ko. So, balik ako ulit sa lali. Meanwhile... So, yan, natapos din yung paglalaba ko. Bali, late ko siyang kinuha kasi sumakto na lunch break ng crew at officer sa baba. Kaya late ko siyang kinuha. Okay lang naman na matambay dito yung nilalabhan nyo dito sa machine. Kung may gagamit man na iba, ilalagay nila mismo dun sa bucket mo o balde. Kaya okay lang. Gagawin ko, aayusin ko na lang to. Pagkaayos ko dito sa mga linen, lalagay ko na lang siya sa linen store. Tapos next na pagpapalit ko ng linen ni Second Engineer, ito ulit yung gagamitin ko. Mag-reserve lang po kayo lagi dati ng extra yung pangpalit na linen. At syempre, nakabaliktad na itong dating duvet cover para mas mabilis nyong ilagay itong duvet cover sa duvet. So, bago kayo aalis dito sa laundry, double check mo muna itong filter. Importante ito guys. Kailangan nyo linisin itong filter ng machine kasi itong dumi-dumi dito sa filter, isa ito sa nabukos ng sunog dito sa barko. Kaya pagkatapos nyo maglaba, kailangan linisin nyo din agad. Bali, itong linen na nilaban ko, ilalagay ko na lang to sa linen store. So guys, ganun lang po kasimple yung paglalaban ng linen ng opisyal dito sa barko. Kung meron man kayong katanungan o hindi naiintindihan dito sa vlog na to, mag-comment lang kayo at re-replyan po agad. Pero bago matapos ang video na to, uulitin ko po, please don't forget to subscribe my channel Messman TV and click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video na gagawin ko. Messman TV, sign off. Thank you.